Hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay magre-reaction video tayo, pero ito ay hindi video ni Atong Nilibayan. At ito ay galing kay Jaysay TV. Shoutout sa iyo, Sir Jaysay. At hiramin ko lang yung video mo. Kasi ito, parang ano to mga master, no? Itong video na to, gusto ko lang gawa ng documentary lang din, no? Dito sa ating YouTube channel. Kasi ito, nagpapatunay na talaga na hindi totoo yung sinasabi ni Senador Rapid Tulfo na 2 to 3 days kaya niya nang resolbahin yung isang kaso. Kasi dito napatunayan na talagang hindi lahat kaya ng powers niya. Pero bago tayo magsimula mga master, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Sige ma'am, kaming bahala gastos namin lahat. Okay? Sila daw bahala gastos nila lahat. Walang anumang mga tulpo natin, narinig niyo yun ha. Mga tulpo natin dyan na nanonood dito. Narinig niyo yun, siya ang bahala sa lahat. Lahat ng gastos, sabihin walang lalabas na pera tong si ma'am. Kasi siya ngayon lumapit dito sa Rapid Tulpo in Action. Ingat po kayo ma'am. At yun pong kasama sa gagawin ko pong panukalang batas. Na yun pong mga inosenteng nakulong. Na ginamit na fall guy ng mga pulis. Bukod sa mga pulis na gumawa nito ay dapat pakasuhan. Simbigat ng sabi niya gagawa daw siya ng batas, no? Itong video na to, no? Kung ano, baka di nyo lang din alam. Yung nangyari itong, ano na to, yung pagsumbong na to sa RTI ay December pa na nakaraang taon. Pero, January, February, March, April, May. 5 buwan na. Wala pa rin napapasa. Senador Rapid Tulfo, gising. Nasaan na yung sinasabi mo mga batas na gusto mong gawin? May na, wala pa rin hanggang ngayon. Kaso ipinataw nila doon sa kanilang biktima, dapat mabigyan din ng compensation. Oh, payag naman pala si RT na may compensation eh. Bakit doon sa kay ano, kay Pure Gold? Hindi daw ano, parang... Ala, si Jaysay, limot niya na yun. Di ba nga, kinalimutan niya na itong kaso na ito. Di ba, parang nakaroon lang nangyari yun, di ba, sa Pure Gold? Oo nga, no? Di ba? May ganun pala siyang gustong mangyari, pero hanggang ngayon wala pa rin yung gusto niyang mangyari. Gusto niya yung magpasa ng batas tapos Tulponatics, gising niyo yung amo niyo, natutulog ata. Pag pera-pera lang pangit na. Kontradik. Kasi alam ba katulad nito si Arnel Cubio. Okay. Kung hindi ito lumapit sa atin, makukulong to ng so many years. Nakatenga diyan sa ano? Sa city jail. Ngayon, pag medyo buwena siya, after 5 years, sasabihin ng judge, uy, wala ka pala talagang kasalanan. Nakulong na siya ng 5 years. Imbis na yung 5 years na yon, productive siya, productive member of the society dahil meron siyang trabaho, meron siyang income, nawala yon. So, dapat makompensate siya doon sa ilang taon na pagkakakulong niya. Maganda naman yung sinasabi ni Senador Rapid Tulfo, diba? Maganda naman talaga yon. Talagang gagawin niya. So nga lang eh, di ba? Wala naman talagang nangyari. Pero maganda yon, maganda yung sinabi niya. Dapat talaga walang, di ba? Wala naman talaga dapat nakukulong na inosente. Kasi, siyempre, buhay mo yan eh. Buhay mo yung masasayang eh. Sipin mo, inosente ka pero makukulong ka sa salang hindi mo ginawa. Tapos, nasayang yung taon mo na, di ba, na ginugol sa kulungan na wala ka namang kasalanan. Maganda yon. Kaso nga lang, December pa to, Senador Rapid Tulfo. Parang wala kami nararamdaman, di ba? Ang nararamdaman lang namin, yung pagpapabida mo sa Senado, yung pagkatakot mo sa mga tao, na pag hindi sila makuha sa programa mo, dadali mo sa Senado, di ba? Yung mga yun eh. Gusto namin marinig sa'yo yung mga sinasabi mo, yung mga gusto mong gawing batas. Talagang papasa ba talaga o, di ba? Yun yung gusto namin malaman, Senador Rapid Tulfo. Tsaka mga Tulponatics, panoorin nyo mabuti yung mga video ni Senador Rapid Tulfo, intindihin nyo ha. Para singilin nyo na siya sa mga sinasabi niya kasi ilang buwan na wala pa rin. Tulog ata eh. Di naman pala tutol si Atty. Eh, si Atty. Si na to sa compensation eh. Bakit pag may nangingin ng compensation, nagagalit yung mga netizens at saka siya? Eh, wala eh, di ba? Kasi alam mo naman si Senador Rapid Tulfo, Sir Jaysay eh. Kaya, ano siya eh, parang kung ano yung mas ano ng mga
netizen na tinatawag nila, di ba? Tulpunatics. Doon siya papanik. Para mas malakas yung ano niya, di ba? Yung feedback sa kanya na tama yan, Senador Rafi Tulpo. Kahit contradict na sinasabi niya. Basta sa ikakatuwa ng mga tulpunatics yan, sabihin niya. At saan magagaling yun? Sa gobyerno. Nang sa gayon, hindi na magpadalos-dalos ang ating mga otoridad. Gagawin nila ng tama yung kanilang trabaho. Saan nila kukunin yung pondo? Diba? Dapat, syempre pag-isipan din yan. Saan kukunin yung pondo para bayaran yung mga ganong klak? Saan kukunin yung pondo? Nahirap yun. Ito po yung nakikita kong way na para mabawas-bawasan to. Body cam ang pinakasolusyon for me. Katalantadong ito at the same time, yung pong mga pobre natin mga kababayan, magkaroon po ng maayos na hustisya. Karugtong. May karugtong. Ito na mga tulpunatics. Maganda-ganda karugtong neto. Dito lalabas ang katotohanan na hindi totoo yung 2 to 3 days ni Senador Rafi Tulpo. Tsaka nagsisinungaling siya. Dito yung makikita. Sadly to say, I was checking out this content, no? Yan. Si Sir Jessa yung naghanap kasi na-intriga siya sa kasunod. Kasi may karugtong eh. Siyempre, hinahanap niya. May nakita siya. Naghanap ako ng links, naghanap ako ng punong update dito. Kasi nga naman, ang title nga naman nito sa YouTube nila is I Black si Idol eh. So, hinanap ko. Anong katuglong? Sadly guys, ito yung nakita ko, ano? Sadly, no? Ito yung nakita ko sa kwentong ito. So, ko lang yung team live, no? Ako muna team live. Nabasa ko na nag-comment si Miss Edna Siminiano sa isang group post to sa Attorney Free Consultation. Ayan. Ang sabi niya dito, good evening. Noong April 28 lang to mga master, ha? Ito lang, nakarambuan lang April 28 ng taong kasalukuyan. Good evening po. Ayan, taso ko lang. Good evening po. Minsan na po ako nag-post regarding sa kaso ng asawa ko na 5-11 na pinlantahan ng mga pulis. Pao po lawyer namin. Lumabas na po. Saan yung 100 lawyer ni Senador Rafi Tulpo? Bakit pauto? Tsaka diba sinabi niya, walang gagastusin itong si ma'am sa paglapit niya sa RTIA. Pag siyempre, pag pawang lawyer mo, gagastos pa rin yung pamasahe mo, personal. Kahit libre ng gobyerno yan. Diba? Tulpunatics! Pawang lawyer, oh, na lumapit sa RTIA, oh. Result ng investigasyon ng PNP, suspended na po ang mga pulis ng 6 months. Dahil napatunayan po na planted lang po at fake ang bypass operation. Ano po ba pwede namin gawin para mapasakamay ng judge yung result ng PNP? Dahil alam namin na pag nalaman sa korte yon, madismiss na asawa ko. Pero si Pao lawyer namin, wala naman sinasabi sa amin kung need pa ipasa sa korte yung proof na fake yung bypass operation. Please po, sana makasagot kung anong pwede namin gawin. Next, yan. Ito, no, sa gusto malaman yung tanong niya yun, may sagot dyan si Atty. Libayan. Lalagay ko na lang yung link ng description. Lalagay ko na lang yung link dito sa description, no, kung gusto nyo panoorin yun. Para malaman nyo yung sagot doon ni Atty. Libayan pag ganun yung nangyari, di ba? Kasi tayo naman eh, diba? Di natin naasahan yung mga pangyayari, baka sa atin mangyari, at least alam natin yung gagawin natin. Yun lang mga master. So may mga nag-comment naman dyan, no? Sabi dito, punta ka sa DILG or NAPOLCOM kung may mga police involved, hingi kang tulong, alam nila ang gagawin sa mga yan. Comment niya dito, kahit nagpatulfo, ang hirap pa rin. Tulpunatics, ha? Buhay na testigo to, ha? Hindi yan fake account. Sinerge mismo ni Sir Jessa yan. Totoo yan.
Di ba? Saklap. Lumapit ka sa RTIA para matulungan ka. Pero bakit ganun? Di ba? Saan yung sinasabi niya lagi na, di ba, ito yung trademark niya eh, 2 to 3 days. Matamis na salita lang ba? Di ba? Ganun, parang ganun, di ba? Matamis na salita na lang. Para ma... may kahit yung mga tao, mga walang alam sa batas, di ba? Kaya nga si Attorney Libayan, di ba, natuturo siya ng batas natin. Kasi marami sa ating mga kababayan na naliling lang, di ba? Di ba, hindi nila alam yung gagawin, di ba? Wala namang masama nga, di ba, na magtanong. Magtanong. Pero yung lalapit ka sa isang, ano, di ba, sa isang organisasyon, di ba? Pag-ilan na lang, sa isang tao. Diba? Naaakalain mo na makakatulong sa'yo, pero, di ba, hindi pala. Di ba, sad? Tapitulpo na yan eh, ang dami nag-a-idol dyan, di ba? Ang dami nag-a-idol. Sa bagay, ako, ganun naman din ako, di ba, dati, ganun naman din ako na, na gustong-gusto ko yung mga ginagawa niya dati, kasi, di ba, wala naman ako alam sa batas dati. Kaso nga lang, napanood ko si Attorney Libayan eh. Sorry siya. Ah, ganun, di ba? Ng mga master na hirap talaga, di ba? Napag wala kang alam. Kaya nga, may kasabihan na lamang may alam. Eh, yun nangyari kay ate, di ba? Lumapit pa siya ng rapid tool po. Tapos, ganun din pala. Diba? Power lawyer lang din ang bagsak niya. Ah, power lawyer lang din. Hindi, power lawyer lang din. Dapat din lang nila lang yung mga power lawyer. Sabi nga ni Attorney Libayan eh, magagaling yung mga nasa power. Galing yung mga nasa pao. Kaso nga lang, yun yung bagsak niya ni ate, di ba? Ibig sabihin na libre. Diba? Eh, sinabi naman ni Senador Rapid Tulfo na wala siyang gagastos. Yung sagot niya lahat. Yung pao lawyer, binabayaran ng gobyerno natin yan. Binabayaran natin yan. Tayo ang nagbabayad, di ba, sa mga pao lawyer. Kasi government official sila. Government sila, gobyerno sila. Nasa gobyerno sila nag, ano, di ba, tatrabaho. Diba? Tax yan, taxpayer sila. Diba? Sabi niya to ni Senador Rapid Tulfo, 'di ba? Siya ang bahala, wala kang gagastusin. Bagay, 'di ba? Wala kang gagastusin doon. Pero bakit ganoon? Nasaan yung 100 lawyer niya? Wala man lang siya na ibigay dito kay Ate kahit isa doon, so 100 lawyer niya. 'Di ba? Di ka pani ano 'yon, di ka panilya lahat 'yon. Sabi dito, maganda sa mga ganitong kaso, pinapatulpo para madala yung mga pulis. Comment ng complainant, nagpatulpo na po ako noong December pa po. Ayan. Tapos ano po action ng RTIA? Yung mga staff hindi na sumagot sa akin. Kaya kahapon sumadya ako sa Senate para ihatid yung personal letter ko for Senator Rafi Tulfo at yung notice of suspension ng mga pulis. Patunay na walang bypass operation. Speechless si Sir Jessa. Wala talaga, di ba? Nagpapakita lang talaga na hindi totoo yung sinasabi ni Senador Rapid Tulfo. Eh, mga tulponatics, di ba? Pakinggan nyo naman yung mga nagsasabi sa inyo, di ba? Yung mga nagsasabi, katulad namin nagsasabi sa inyo na, diba? Kasinungalingan, di ba? Malaking kasinungalingan talaga yung 2 to 3 days. Diba? Kasi ito lang patunay na lang. Sipin mo 2 to 3 days, diba? Ang sinasabi niya yung trademark niya lagi na 2 to 3 days. Nasasolve niya na yung kaso. January, February, March, April, May. Palagay natin magpa 5 months na. Magpa 5 months na yung kaso na yan. Bakit hindi pa rin natatapos? Yun lang sana yung 2 to 3 days. Tsaka bakit pa o lawyer ang may hawak ng kaso ni ate? Akala ko ba, tutulungan mo siya? Diba? Ikaw yung nag-offer ng tulong, yun, di ba? Ikaw yung nag-offer ng tulong. Yun, di ba, mga master? Diba? Kung isipin nyo, di ba? Meron talagang, di ba, na hindi maganda dito sa Rapid Tulfo yung action. Na dapat talaga hindi tayo lumalapit dyan at tayo na lang mismo yung nag-aaral, di ba? At yun, magtanong ka, diretso ka na, di ba? Kung yun, di ba? Dapat nagkaaso na lang siya, diretso na siya. Kung pao lawyer pala yung bagsak niya. Di ba? Dapat doon na lang siya dumulog sa gobyerno natin.
sa club, di ba? Na parang, po, ano to, pinagkaperahan lang? O, tingnan natin kung ilan ng views nito. Tagal din ako pagsalita ng Sir Jesse, ah. Yun lang. Yung mga staff hindi na sumasagot sa akin. Kasi yun pa, di ba? Yung mga staff. Eh, siyempre, hindi naman gagalaw ang galamay kung walang ulo. Kung hindi pala utos ng ulo, di ba? Siyempre, alam na yung Senador Rapitul po yan. Kasi kung wala namang signal, go signal sa taas, di ba? Eh sana, di ba, papansinin pa ni Senador, ng mga staff pala ni Senador Rapitul po itong si ma'am. Kasi, nagpa-follow up siya eh. Kasi oh, talaga napatunayan, 'di ba? Kasi 'yun mo sinabi niya, 'di ba? Na na suspended na yung mga police na gumawa ng bypass operation na sinasabi nila meron silang bypass operation pero wala pala talaga. Na napatunayan kaya na suspended na sila. Di sana dapat tulungan na lang ni Senador Rapitul po. Nandito na eh. Ang gusto lang naman, 'di ba? Gusto naman na yung ate dito is, 'di ba? Makalabas yung asawa niya. 'Di ba? Sa club. Diba, saklap na ito, na parang dumapit ka sa RTI para matulungan ka, mapabilis yung kaso mo, pero lumapit ka lang kay Rapitul po para, ano, content? After i-content, ito, 3.8 million. Oops, stop natin. Tulponatics, 3.8 million. Ganda pa ng title, oh. Rapi Tulpo. Tulpo, Rapi Tulpo. Tulpo Rapi. Tulpo Rapi ba ito? May nakaharang kasi. Na high blood. High blood. Na high blood yung idol mo. Idol nyo pala. Na high blood yung idol nyo. December 14, 2022. Nakarang taon lang. Mga Tulpo Natics. 2 to 3 days, 100 lawyers. Asan? Diba? Beyond views, no? Post niya to no May 3. Kaya pinakita niya na nagpatulpo na siya. After i-content, ano nangyari? Hindi na po kami, yung mga staff, hindi na sumasagot sa akin. Kaya kahapon, sumadya ako sa Senate para yatid yung personal letter ko for Senator Rapi at yung notice of suspension ng mga police, patunay na walang bypass operation. Bakit hindi siya kausapin nung, di ba, mga staff kung tumatawag siya doon? Nagang kinalimutan na lang? Sa club. Kawawa dito si ate, di ba? Lumapit ka sa Rapid Tool po in action para matulungan ka. Tapos ganun pa lang mangyayari. Sa Pau lawyer pa lang bagsak mo. Tapos yung may resulta, 'di ba? Lumilinaw naman may resulta, 'di ba? Parang totoo naman yung sumbong ni Ate dito sa RTI kasi napatunayan naman na, diba, na ito yung mga police, wala talagang bypass operation na ginawa, tapos nang huli sila. Na-suspended niya eh, napatunayan. Pero bakit? Hindi na tinulungan. Diba, hindi na tinapos. Diba? Ito yung makikita mga Tulpo Natics, diba? Na hindi talaga totoo yung sinasabi ni Senador Rapitul. Gumising na kayo. So, nagpapakita na, di ba, na wala talaga mangyayari pag lumapit ka ng ate ayo. Mas maganda yung may alam ka. Tsaka lumapit ka talaga sa totoong ahensya. Ah, kaya, diretso, di mo talaga kayang kumuha ng private na abogado, eh, kumuha ka ng Pau lawyer. Di ba? At least yung, di ba, katulad yan, di ba, na-broadcast pa siya. Diba? Sa club na napagkaperahan pa siya kasi, diba? For the views. 3.8 million. Kaching-kaching talaga yon. Mga master. Mga Tulpo Natics.
isip. Di ba? Pag pinost ko to sa Facebook ko, yung video na to, hinuhold ko pa kasi yung Facebook post kasi may ginagawa pa ako sa Facebook page ko, no? Subukan natin itag. I will personally tag, ano, no? Attorney Acosta, ang ating pouch chip, no? Para matulungan din to si Madam Edna. Kasi, obviously, Good siya, di ba? Mas maganda pa yung diretso na nasa sa gobyerno natin. Kaso, saklap talaga. Di ba? Ay, ito po natiks. Alam ba kayo gigising? Wawa naman si ate. Diba? Kaya kung ako sa akin din nangyari yun, di ba? Parang, siyempre magsisisi ka na lumapit ka sa rapid tulpoy in action kasi lumabas pa yung problema mo sa taong bayan. Diba? E kung diniretso mo na lang sa tamang ahensya, edi sana, di ba? Wala nang gugulo sa isip mo at dire-diretso na lang yung kaso kung ano man maging hatol ng korte, di ba? Yan, di ba? Kasi kung hindi mo nagustuhan yung hatol ng korte, pwede ka magano sa Court of Appeals. Pwede ka magano mag-appeal doon. Yan na lang, pag dumating na ng Supreme Court, diba? Yan final decision na. hindi si Rapi Tulpong final decision. Wala, nakakalungkot lang ito, no? Nakakalungkot. Na yun na nga yung mga tao na lumalapit sa rapid tulpoy na action na hindi na talaga na natutulungan at pinaasa lang. Yun talagang lumabas dito, pinaasa lang si ate dito. Pinaasa lang siya. Sipin mo sa bibig mismo ni rapid tulpoy lumabas yung mga salitang tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Diba? Wala kang gagastusin. So yun. Ganito lang naman, ano, ano lang reaction natin dito. Pero oo, yun na nga yung pinaglalaban namin na huwag na kayo lumapit sa rapid tulpoy na action. Dumiretso na lang kayo sa tamang ahensya. Kaya, diba, kung wala talaga tayo, kaya ako naman, di nalaman na yung kapasidad na kumuha ng diba, ng private lawyer, diba, power. Diba. Magagaling, sabi nga ni attorney, diba, maraming magagaling na mga power lawyer, na mga veterans talaga na magagaling. Eh, maniwala si Senador, magsabihin sa sinasabi ni Senador Rapi Tulpo na alam nyo na yun. Yun lang. Ma. Kung gusto nyo pala mapanood yung video ni Sir Jessa, ilalagay ko na lang yung link dito sa description. Panoorin nyo ng buto kasi maganda din to. Lalo na yung mga tulponatics na gusto magbago. Gusto lang naman ano, makinig sa ibang opinion. Mga napanoorin nyo to at buksan nyo ang inyong isipan kung paano nga ba talaga, di ba? Kung totoo nga ba nakakasolve ng problema ito si Senador Rapi Tulpo or refer lang. Diba? Yun nga yung bagsak, yung masaklap. Yun talaga yung pinakamasaklap sa lahat. Kung i-refer ka lang. Siya na mismo nagsabi na tutulungan ka. Yan. Yung dito na lang. sad talaga. Sad tayo doon. Ano nangyari kay ate. Pero, di ba? Mga tulponatics, yun lang naman yung ano namin sa'yo. Pag-isipan nyo mabuti yung mga sinasabi, mga kinakampihan nyo. Ina-idolize mo. Para naman din sa atin to eh, yung mga gantong klase ng knowledge. Para sa lahat to. Lalo na yung walang kapasidad na kumuha ng mga private lawyer, eh, meron naman tayong mga pao na sinya, di ba sinisiraan ni Senador Rapi Tulpo na maiina na dito magagaling. Hindi. Maraming magagaling doon. Naniniwala ako kay Senador Rapi Tulpo. Ay, naniniwala ako kay Attorney Libayan. Sinabi niya na maraming magagaling na mga pao lawyer. So ayun mga master, dito nga tapos yung video to at shoutout kay Sir Jessai. Salamat sa ano sa effort na intriga siya eh, na
may karugtong kaso wala nang karugtong kasi yun nga lang yung karugtong eh, sa club. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Hindi naman natin hawak si Senador Rafi Tulfo. Sabihan natin siya na, Senador, nasaan na to? Napatulungan mo to. Makita, tingnan natin, baka mamaya mag-viral, di ba? Lalo na, kinontek na ni Attorney Libayan itong video na to. Ni reaction niya na rin itong kay Sir Jesay. Sana makarating kay Senador Rafi Tulfo. Mga Tulfo natics, parating niyo to sa amo niyo. Yung kapalpakan niya. Gawan niya na solusyon. So ayun, hanggang dito na lang mga master. Sana nag-enjoy kayo. Hindi. Sana nasa maayos kayo ng pag-iisip. Saklap. Walang nakakapanganap. Nakapanginaan. Napanglumo din. Ang isipin mo. Yun. Diba natapusin yung video to? Sabi ni Attorney Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dahil natutulog ng mahimbing. Siya ang laging panalo. Paalam po samantala.